halika na, tanghali na. Anong oras na naman? Malilit ka na naman yan. Ito na, papunta na. Bilisan mo, maganda pa tayo para sa school mo. Andiyan na po. Halika, dito, dito. Ayusin ko muna yung buhok mo. Mag-aaral ka doon ng mabuti, ha? Huwag kang magpapasaway. Okay. Makinig ka sa teacher mo, ha? Yeah. Diretso uwi, huwag ng gala ng gala. Ha? Anak. Gian, anak. May sasabihin ako sa'yo, ha? Makinig ka ng mabuti. Opo. Anak, pupunta na ako ng Saudi. Binigyan kasi ako ng magandang trabaho doon. Alam mo naman, para mas komportable yung buhay natin doon. Mama, ngayon ka na aalis. Kailan ka babalik? Mabilis ka lang po ba doon? Gian, anak, huwag kang mag-alala, ha? Mabilis lang naman ako doon. Tatawagan ko naman kayo palagi. Kukumustahin ko kayo araw-araw. Mama, huwag ka aalis. Kailangan ka namin dito. Alam ko naman yun, anak eh. Pero sana maintindihan mo itong pagtanda mo, ha? Lahat naman ito ginagawa ko para sa inyo. Kailangan ko talaga mga ibang bansa. Kasi gusto ko na kayo maging masaya. Gusto ko na kayo makakain ng masasarap na pagkain. Ayoko na kayong makaranas ng mahirap. Alam mo naman yung buhay natin, sobrang hirap dito. Alam kong mahirap. Pero anak, ginagawa ko to para sa pamilya natin. Para mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Mag-iingat ka palagi, ha? Gian, mahal na mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita sobra. Huwag na huwag mong kakalimutan yan, ha? Naging mahirap para sa buong pamilya namin ang pag-alis ni Mama. Kahit ng ibang bansa na si Mama, hindi pa rin naging madali ang buhay namin. Hindi nagiging sapat ang mga naipapadala ni Mama at hindi rin ganun kalaki ang kinikita ni Papa mula sa pangingisda. Kung kaya't naisip kong tumulong sa paraang alam kong makakaya ko. Minsan, hindi ko maiwasang maisip bakit pa naging mahirap ang pamilya namin kung pwede naman kaming maging mayaman. Siguro kung mayaman na kami, naglalaro sana ako ngayon. Pero wala eh, ganun talaga ang buhay. Diyos lang talaga ang may hawak ng kapularan ko. Buti na lang kahit anong lungkot o hirap ang nararamdaman ko. Naiibsan to tuwing pumapasok ako sa school at nakikita ko ang mga kaibigan ko. Gian, congratulations, Iha! Thank you po, ma'am. Oh, wala yung mama at papa mo? Kasi po yung papa ko, mangisda. Tapos yung mama ko po nasa Saudi, kaya wala pong pupunta at kukuha po ng certificate ko po. Kaya Gian, magpursige ka sa pag-aaral mo para matulungan mo yung mga magulang mo. Wala man sila ngayon, pero yun ay dahil mahal na mahal na nila at gusto nila na kahit papano man ay mabigyan kayo ng lahat ng pangangailangan ng buong pamilya mo. Yes po ma'am, salamat po. Papa, pwede po bang umingin ng pera pambili po ng project? Anong project-project na naman yan, Gian? Puro kagastos. Wala na nga tayong pera, di ba? Pinambibili mo lang yan ng pagkain. Asan na kaya yung batang yun? Gabing-gabi na, hindi pa rin umuwi. Manok po pa. Bakit ngayon ka lang, Gian? Anong oras ba nang uwian ng klase niyo, Gian? Di ba alas tres? Gabing-gabi na, Gian. Uwian ba ng matinong estudyante niyan, Gian? Nakunin mo, Gian. Pumasok ka doon. Magbis ka na.
gosh. Akin yan buhok nun. Ew! Oo nga. Kadiri. Kadiri. Gosh. Ay, hinayari si buhok mo. Nagka-cancer ka ba? Tipos, tipos. Oh my God. Paano ba yung ganyang hairstyle? Oo nga. Bakit pa ako nagkaganito? Kung pwede lang akong bumalik sa unang araw, sana hindi ko nalang binunot yung buhok ko. Pero nandito na eh. Wala na akong magagawa. Dahil sa nangyari sa buhok ko, may mga tao sa paaralan na pinagtatawanan ako at kinukutya. Kaya minsan, mas pinipili ko na lang na hindi na pumasok dahil napakahirap para sa akin na harapin ang mga taong ito at ipagtanggol ang aking sarili. Gian, ano nangyari sa buhok mo? Ma, alam mo ba, ginanting niya yan. Ganda nga ng hairstyle eh. Uy, paturo naman. Is that a new trend, Gian? Pagkita niyo yung hairstyle niya, no? Parang thunder. Thunder! Tama na yan. Huwag niyo na siyang kutsain. Hindi niyo alam ang epekto ng pagkukutsa niya sa nararamdaman ni Gian. Ay, Gian, please po, huwag mo silang papansinin at yung mga pag-aasar nila. Pumasok ka pa yung araw-araw at pag-aaral ka ng mabuti. Isipin mo na lang yung pag-aaral ko, nagtatrabaho at nagsisikap para mabigyan ka ng magandang pinabukasan. Kaya pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Dahil sa sinabi ng teacher ko, napag-isip-isip ko na pumasok na ulit sa school, kasi nagkaroon na ulit ako ng konting lakas ng loob at confidence. Uy! Kaba niyo ba yung announcement ng next stop mo? Ay, oo. Denise, sabi ka. Ako magtuturo sa'yo, Pan. Mas baka nga hindi ako manalo o makakuha ng award. Kaya mo yan, Bird. Ikaw pa. Pero sige, susubukan ko. Ano ka ba? Magtiwala ka lang sa sarili mo. Magaling ka naman, Bird. Kaya mo yan. Sige. Bird! Sayang, Bird. Hindi ka nanalo. Pero okay lang yan, makapal naman yung mukha ako. Charot! Tsaka, marami pa namang pageants na pwede mong salihan. Oo nga, pero sa susunod, hindi nila ako sasali. Pero pag may question and answer, sasali na lang siguro ako. Oo nga, mas bagay sa'yo yung pag-pageant kaysa pag-model. Yeah. Tsaka okay lang na natalo ko kasi diba next year, baka may event ulit as pageant naman. Tsaka diba malapit na yung Miss Pananggalon, dun ka na lang sumali. Kasi confident ako na dun mananalo ka talaga. Mas maganda talaga yung kaysa modeling eh. Opo naman, Virgil, at kaya mo yan, di ba? Pero baka hindi ko masagutan yung mga question and answer. Ano ba yan, Virgil, at kaya mo yan? So ako na naman magtuturo sa'yo paano mag-Q&A portion para mas maging confident ka. Yeah, kaya. Para sa atin. Diba? Para sa'yo, anong mas pipiliin mo? Pera o pagmamahal? For me, I always choose love. Because love is equal. We give it to those people that we love, like our family, friends, and also God. Because love is given by God. And I thank you. And the Sining at Kultura People's Choice and Miss Photogenic Awards goes to Gian Armero! Okay lang yun. At least may nakuha naman ang award mo. Verge, ang ganda talaga yung sinasabi mo. Grabe. Dapat ikaw talaga yung nananalo. Pero congrats po rin, Verge. Yeah, thank you. Pag may pagkakas yung vaccine. Diba? Subukan mo kayang sumali sa PBB. Baka sakaling makuha ako. Try lang naman. Wala namang mawawala eh. Sige,
na, sige na. Anong oras na? Parang late na, di ba? Oo nga, tara na. Sige na, una kayo. Sige na, bye, Virg. Bye, Virg. Bye, Virg. Bye, Virg. Bye, Virg. Mga walang hiya. Hi! Ako di Ain, si Gian Manong Armero, Loisa Andalio, Catherine Bernardo. Catherine Bernardo pa rin. Oh my God, nanambu ko gamay. Mga kapamilya, ang kwalang fangirl ng Sarangani, Gian! Ha? Wow, from my phone! Hello, Gian! Hi po! Salamat dahil isa po ako sa napili ninyo bilang isang housemates at dahil po dito kuya natupad ko po yung pangarap ko at para po sa akin kuya ang layo na po nang naabot ko na kahit gaano pa kadaming problema ang pinagdaanan ko na natili pa